Hi guys! Papahuli ba tayo? Ayan, nandito na tayo. So, update! Galing na sa mismong news. Mismong news ng News 5 na pag-alaman ng Philippine Overseas Labor and Office sa Taichung, Taiwan na gumamit ng iba't ibang social media accounts si Elanel Igot Ordidor. Ang pangit naman pala ng pangalan mo, Inday! Elanel, ang pangit, ang butan, ang baho, Igot Ortidor. Ang pangit talaga ng pangalan mo kasi baho mo. Para siraan si Pangulong Duterte sa gobyerno. Alam mo, kawawa ka. Pinaghahanap ka na, nakikipagtulungan, meron pa dito eh. Press statement regarding the Filipina caregiver in Taiwan who posted a nasty and malevolent materials against Duterte Labor. Polo Taichung International Labor Affairs Bureau, we are constrained the act of the deportation of a Filipino workers as a caregiver. Take note, hindi siya caregiver dito, caretaker po siya, katulong. In Taiwan for the crime of cyber libel. For faithful posting of nasty and malevolent materials against President Duterte. Patakot ka na. The caregiver, Elanel Igot Ortidor, is employed in Yunlin County, Taiwan. Alam nila, on 20 April 2020, we went to her workplace to enlighten her that her action amounted to a crime for which she might be prosecuted both Taiwan and Philippines. Kaya pala naninahimik ka. Kaya wala na nanahimik ka. Ortidor was cooperative and cordial at first and committed to delete all her uploaded videos against the president and promised not to do it again. Nakakaloka ka. Alam mo yung feeling ko ngayon na parang gusto kitang tirisin. Alam mo yung feeling na gano'n? May ganito pa lang. Ay, makainom muna. Sandali lang. Pinuntahan pala siya ng government. Kaya pala yung last statement niya, masyado na siyang mahinahon. Tapos hindi na siya sumasagot ngayon. Ortidor was cooperative and cordial at first and committed to delete all her uploaded videos against the president and promised not to do it again. She also promised to upload a video of her a public apology to the president and the people in the government at 9 PM at the same day. At saka kailangan mag-sorry to. Ang kapal na mukha niya, sabi niya hindi siya mag-sorry. Nako! Isa pa yung ano, yung nandun sa Qatar, dapat yun eh. Dapat i-deport to. Nakakahiya to sa Pilipinas. Kailan ba post to? 2 hours ago. It has come to our knowledge that Ms. Ordidor is using several social media accounts among which are Lenali Elanel Igot. Ang pangit kasi ng pangalan mo eh. Nalandi. Malandi ka talaga. Silawan. Len Silawan and Hampas Lupa. Talaga lang Hampas Lupa. Alam mo bagay sa yung ano, pangalan na Hampas Lupa. Talaga. Hampas Lupa at saka Malandi. Talaga. And has a group organized to discredit
and the president and daddy stabilized the government. Due to her act, Polo accordingly his her broker an employer on her deportation on the base of the gravity or the doors of offense under Philippine law. The sharing and posting of such videos is punished under cyber libel. Tapos pagdating mo ng Pilipinas, wala kang ayuda. Tapos hindi ka pwedeng pumunta ng OWA para sa 20,000. Tapos magbubungkal ka na lang ng lupa dun sa Pilipinas. Kasi hindi ka na pwede. Malamang to, pag nag-apply ka abroad kahit Saudi, hindi ka natanggapin. How sad. Alam mo, ito yung sample na before click, just think. Mag-isip tayo bago tayo babatak o magsasalita in social media, magchat in social media. Kasi hindi natin alam kung magte-trending eh. Okay lang na maliliit na tao, katulad ng hindi sikat na tao, yung i-bash mo. Pero ang Pangulong Duterte, diba? Na isa sa pinakamataas na tao sa buong mundo. Diba? Ang gaganyanin mo. Na ikaw lang isang hampas lupang malandi ka lang. Diba? Nakakahiya ka, girl. O di, ngayon, hinihintay namin yung public apology mo. Hindi acceptable yung isang public apology mo nung nakaraan. Hindi acceptable yun. Gusto namin mag-sorry ka. Umiyak ka sa social media para si Mystica. Ganun ang gusto namin makita. Agree. Sa lahat ng gustong umagree na kailangan umiiyak si Lenny Silawan, kung ano man yung pangalan niya, malandi at saka hampas lupa na yan, ano, mag-comment down below kung kailangan niya ng, gusto natin umiiyak talaga siya, yung nagsusumamo siya, nagsusorry siya sa Pangulo. Ayan, matutupad na yung gusto mo. Gusto mo, isa ako sa magbibigay ng pamasahe mo pa uwi ng Pilipinas. Para lang, makita mo si Pangulong Duterte sa harap mo. Tapos saka mo sabihin sa kanyang sasampalin mo siya. Kapal na mukha mo. Tapos sasabihin mo, sasampal-sampalin mo pa. Sasabihin pa ng mga supporters mo, huwag ka magsusorry kay ano. Ayan, asa na yung mga supporters mo ngayon? Lumabas kayo ngayon. Asa na kayo? Labas! Labas kayo! Yung mga supporters na nagsasabi kay Lenny Silawan. Asa na ba yun? Yung Lenny Silawan, yung mga nagsasabi sa kanya na huwag ka magsusorry. Dapat si Duterte ang mag-sorry sa'yo. Ilabas mo yung mga hampas lupa na yun. Ilabas mo itong mga hampas lupa na to. Ito, laban lang sis. Huwag kang hihingi ng sorry kay Pres. Tiis tayo till 2022. Siya dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa mga kapalpakan niya. Ang kapal na mukha mo din, Roslyn Cuerto. Shout out sa'yo. Ang kapal na mukha mo. Tapos, tignan mo, nag-reply ka pa. Sa tingin ko naman sis, hindi naman siguro kasi hindi naman sila one-sided. Yung nga lang sis, may nakita akong mali. Ano yung nakita mong mali? Diba? Ano yung pinaglalaban mo? Tuloy ang laban, yung mga ganyan-ganyan nyo. Ayan, tuloy ang laban! Tuloy na tuloy talaga ang laban. Alam mo yung gusto kong sumigaw? Gusto kong sumigaw na lalo na pag nauwi ka sa Pilipinas. Ay, my God. Isa ako sa tuwang-tuwa. Isa akong vlogger na tuwang-tuwa dahil yung mga katulad mo is mapaparusahan. Napaka unprofessional mo kasing tao. Yung utak mo, inilevel mo sa utak ng isang pangulo na dating abogado, na dating mayor ng Davao. O ayan, level up ka. Bigla ka na pansin ng buong mundo.
was a nice move. It's a great move, Inday. Napaka-great move nun. Imagine, isang caretaker ng Taiwan, napansin ng buong MECO, napansin ng buong Department of Labor and Employment at ni Pangulong Duterte. Yan ang tinatawag, Inday, na laban lang. Diba? So, sa lahat ng mga gusto na mag-sorry at mag-apologize yung impact na yan, comment down below lang po. Dapat tayo ang lumaban para sa presidente. Ngayon, dapat sa'yo, alam mo, inuuwing na kaano, yung daladala nung ano, ng apat na bumubuhat ng kabaong, yun, dapat dun ka. Diyos ko. Thanks God. At, hay, ako napapamura lang ako nung una kasi kamura-mura ka. Pero ngayon, magkahalong awa, tuwa, saya. Dahil, isa sa mga walang kwentang tao sa mundo katulad mo ang mapaparusahan. Ano to? Malaking aral to sa lahat ng mga OFWs na katulad ko na hindi dapat tutulad sa gunggong na katulad mo na walang kwenta. Ganun. No? So, good luck. Stay healthy hanggang pag-uwi mo ng Pilipinas. Sigurado may red carpet ka doon. May mga bulaklak na ano sa'yo. At God bless dahil makikita mo na si Pangulong Duterte. No? I-kiss mo kami sa kanya at i-hug. Tapos, wag mo pupunasan ng sipon at laway, ha? So, natupad yung pangarap mo. Maging sikat. God blesses. Very, very God bless. So, dahil din sa'yo, napansin yung pambabash ko, huwag ka mag-alala. Isasama kita sa dasal ko. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. Maraming salamat din, Len Silawan, sa iyong matinding pagmumura kay Pangulong Duterte. Madala ka ngayon dahil sa ginawa mo. Tignan mo yung mga account mo na to. Ano ba tong account mo tong na-search ko? Hampas lupa? Ano nakalagay dito? Yung mga pagmumura nyo kay Duterte, wala kayong mga kwentang mamamayan. Dapat sa'yo pag dilagay sa ano eh, sa Pilipinas, dalhin sa mental. Diba? O kaya dun sa kulungan, siksik ka dun sa mga, yung may mga COVID, habang nakaganon ka, nahalikan ka lahat na nag-COVID patient. Dapat ganun. Sa'yo, parusa. Ganito dapat, ganyan dapat ang iparusa sa mga taong walang kwenta na kumakalaban sa pamahalaan. God bless sa'yo. Hindi na kita bumurahin, hindi na kita yaano. God bless na lang sa'yo. Kasi nakakaawa ka. Totoo lang. Yan guys, maraming salamat.